kanta, ito'y limang beses na nag-landfall at tumawid ng Southern Marinduque. Tumama po ang sentro ng Bagyong Quinta sa Pola Oriental, Mindoro kaninang alas 3:30 na madaling araw at nag-landfall din sa Torrijos, Marinduque alas 1:20 na madaling araw. Una pong nag-landfall ang bagyo sa San Miguel Island, sa Tabaco City, Albay, sumunod po sa Malinaw, Albay at San Andres, Quezon, kagabi. Ang sentro ng bagyo ay nasa bahagi ng Socorro Oriental, Mindoro at tagay nito ang lakas ng hangin na mula 125 km per hora at pagbuksong 180 km per hora. Kumikilos po ang bagyo ng pakanluran sa bilis na 25 km per hour at inaasahan pong lalabas ng Philippine Area of Responsibility bukas na umaga. Nakataas ngayon ang signal number 3 sa southern portion ng Quezon, southern portion po ng Batangas, northern portion ng Romblon, Marinduque, northern at central portion po naman ng Oriental Mindoro, gayon din sa northern at central portion ng Occidental Mindoro kasama na ang Lubang Island. Signal number 2 naman sa Camarines Sur or Camarines Norte, western portion ng Camarines Sur, Boreas Island, nalalabing bahagi ng Quezon, kasamang Polillo Islands, Laguna, nalalabing bahagi ng Batangas, Cavite, Rizal, Metro Manila, southern portion ng Bulacan, southern portion ng Pampanga, Bataan, nalalabing bahagi ng Romblon, nalalabing bahagi ng Oriental Mindoro, nalalabing bahagi ng Occidental Mindoro, Calamian Islands at extreme northern portion ng Antique. Signal number 1 sa Catanduanes, nalalabing bahagi ng Camarines Sur, Albay, western portion ng Sorsogon, northern portion ng Luzon, Masbate, kasama ang Tikau Island, southern portion ng Aurora, southern portion ng Nueva Ecija, southern portion ng Tarlac, nalalabing bahagi ng Bulacan, nalalabing bahagi ng Pampanga, central at southern portion ng Zambales at northern portion ng Palawan, kasama ang Puyo Islands. Signal number 1 din sa nalalabing bahagi ng Northern Antique, Aklan, Capiz at hilagang bahagi ng Iloilo. Nagsuspindi ng klase ang ilang lugar sa Metro Manila at Karatig, Lalawigan dahil sa posibleng epekto ng ulan at hangin na dala ng Bagyong Quinta sa online learning. Walang pasok ngayon sa lahat ng level sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa Caloocan City, Las Piñas, Mandaluyong, Maynila, Muntinlupa, Pasay City, San Juan at Taguig City. Wala rin pasok sa lahat ng antas sa Albay, Bataan, Batangas, Camarines Sur, Cavite, Laguna, Occidental Mindoro, Quezon Province, Rizal Province at Sorsogon. Suspendido naman ang klase sa preschool hanggang senior high school sa Pasig City, Quezon City at Valenzuela City. Sa ilang pangtampok na balita, isusumitin ng Presidential Anti-Corruption Commission o PACC sa Pangulong Duterte ang umano'y listahan ng mga kongresista na sinasabing sangkot umano sa mga anomalya sa DPWH. Ayon kay PACC Commissioner Greco Belgica na kanilang ibibigay sa Pangulo at ilang pang mga government agencies ang kanilang report tungkol sa umano'y mga anomalya sa DPWH para sa karampatang aksyon. Hindi anya nila maaaring isa publiko o ipasa sa Kongreso ang kanilang listahan dahil wala silang kapangyarihan ito'y para ito'y gawin at maapektuhan anila ang kanilang ginagawang investigasyon. Giliwanag pa ni Belgica na wala silang kapangyarihan na investigahan ang mga kongresista pero hindi sila pwedeng magbulag-bulagan sa mga umano'y kanilang nabibisto habang iniimbestigahan ang mga tiwaling DPWH officials. Dagdag pa ni Belgica, hindi naman daw lahat ng kongresista ay sangkot sa mga katiwalian sa DPWH. Hindi po lahat ng congressman involved sa korupsyon. Pero hindi lahat malinis. Ito po ay based doon sa mga investigations namin. Una-una, you know, ang inimbestiga kasi namin DPWH. Pero hindi naman kami pwede magbulag-bulagan sa mga nakikita namin sa pag iniimbestiga kami. Binibigay po namin yan sa appropriate agency at sa Pangulo. Si PACC Commissioner Greco Belgica. Naka-quarantine ngayon
naman si Vice President Lenny Robredo pagkatapos ma-expose sa taong positibo sa COVID-19. Sa isang panayam sa radyo kahapon, sinabi ng pangalawang pangulo na Webes nang makasalamuhan niya ang taong COVID-19 positive. Biyernes nang malaman niya ito, kaya minabuti niyang sumunod na lang sa quarantine protocols at agad kinansela ang kanyang mga meeting. Nilinaw rin ni Robredo na hindi kasama sa staff niya ang tinutukoy niyang may COVID-19. Dagdag pa ng Vice Presidente, sa ngayon ay mabuti naman ang lagay ng kanyang kalusugan. Umaasa naman siyang makiklear agad sa sakit para makabalik na sa trabaho. Samantala, umanaw na sa edad na 68 ang mayor ng bayan ng Lian, Batangas na si Isagani Bolongpo matapos mahawaan ng COVID-19. Sa pamamagitan ng Facebook page ng Lian, nagpasalamat ang pamilya ng alkalde sa mga nagdasal para kay Bolongpo. October 17, nang isugod sa ospital ang mayor pagkatapos niyang magpositibo sa COVID-19. Sa pinakahuling tala naman ng Lian, may 80 confirmed cases sa bayan, habang nakapagtala naman ng mahigit 9,000 kaso sa buong lalawigan ng Batangas as of October 25. Samantala, nagpapadyang matatagang pa na ang 6,000 overseas Filipino workers na stranded ngayon sa mga hotel dahil nga sa nabawasang testing capacity ng bansa. Sa Labor Department, kada araw ay 1,500 OFWs ang umuwi sa Pilipinas. Yun nga lang, itinigil po ng Philippine Red Cross ang swab testing sa mga OFWs na dumarating sa NAIA hanggat hindi pa nakakabayad ang PhilHealth sa halos 1 bilyong pisong utang nito. Kaya ang ibang OFWs ay nagbabadya na ng, o nagbabayad na ng 3,500 pesos sa Red Cross para lamang makapag-swab test at makakuha agad ng resulta sa loob ng 1 araw. Pero ang walang pambayad, nagpapatest na lamang sa Coast Guard at naghihintay ng 4 hanggang 7 araw sa quarantine hotels para nga sa resulta. Nangako naman ng PhilHealth na magbabayad na ng kanilang pagkakautang sa Red Cross mamayang hapon. Nadagdagan ng halos 15,000 ang bilang ng mga gumaling sa COVID-19 sa bansa. Sa tala ng Department of Health o DOH, as of October 25, aabot na ng higit 328,000 ang kabuuang bilang ng mga nakarecover mula sa virus. Nadagdaga naman ng higit 2,200 ang dinapuan ng COVID-19. Kaya pumalo na ng 370,000 ang confirmed cases. 35,000 sa kanila ang active cases o nagpapagaling pa. 6,977 naman ang bilang ng mga nasawi. Kikilos na ang gobyerno para mapigilan ang pagtaas ng presyo ng pagkain at ilang pang mga pangunahing bilihin ngayon pong nalalapit na ang holiday season. Sinabi ni Cabinet Secretary Carlo Nograles na minomonitor ng Department of Trade and Industry at Department of Agriculture ang presyo ng pagkain at lahat ng pangunahing bilihin. Nais anyang matiyak ng pamahalaan na hindi magkakaroon ng hoarding at mamanipulahin na ilang mga mapagsamantalang negosyante ang presyo ng mga bilihin habang nasa pandemya pa rin ang ating bansa. Nanawagan si Senator Kiko Pangilinan na pigilan ng gobyerno umano'y technical rice smuggling. Ayon sa senador, bilyong piso na ang nawawala sa kita ng gobyerno dahil hindi nito alam ang klase ng mga pumapasok na bigas sa bansa. Ito ay matapos umami ng Bureau of Plant Industry na kulang ang tauhan na mag-i-inspect ng klase ng bigas kung saan ibinabase ang ipapataw na taripa. Dahil dito, nalulugi daw ang gobyerno dahil sa mababang koleksyon. Lugi rin ang mga magsasaka dahil sa mababang presyo ng kanilang ani. Sa ikalawang taon ng rice tarification law, bumagsak ang farm gate price ng lokal na palay sa 12 pesos kada kilo sa ilang probinsya. Pahalik sa Poong Nazareno, hindi na rin muna itutuloy kasunod ng pagkansela ng traslasyon sa susunod na taon. At bansang Espanya, muling isinilalim sa state of emergency ng dahil sa muling paglobo ng COVID-19 cases. Ang detalye sa pagbabalik ng Radyo 5 Network News.